So hi at welcome ulit dito sa ating channel. Eto mga tol, meron tayong SBS Volume 107. So bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So unahin na nga natin ang napakatinding pangyayari sa kamay ni Eustace Kidd. So recently, nakita nga natin ang napakatinding pagkatalo ni Eustace Kidd sa kamay ni Shanks. Ginamit nga ng Emperor ang ataking Divine Departure at sa isang saglit, talagang wasak nga sila Eustace Kidd. Pero bago nga yan, sa timeskip, nalaman na na nagkaroon na nga ng laban etong si Kidd sa mga Red Hair Pirates. Natalo nga rin sila nung time na yun at hindi man lang daw sila umabot sa Big Boss na si Shanks. At bali dun nga mismo sa mga pangyayaring yun, naputol ang kamay ni Kidd. So dito sa SBS, kinonfirm na nga kung sino ba talaga sa Red Hair Pirates ang nakaputol sa kamay ni Kidd. So ang tanong nga kay Oda, sa chapter 1076, kay Ben Beckman nga raw galit si Kidd. Kaya ang ibig sabihin ba raw nun, talagang si Ben Beckman man ang pumutol sa kamay nito. Sumagot nga ng oo si Oda, parang ganun nga raw yon. Isang araw itong mundo ng mga pirata at tanging malalakas lamang ang natitira. So ayun, bali yun na nga yung confirmation at talagang si Ben Beckman ang unang nakasagupa ni Kidd. Maganda sana na kahit papano, nagkaroon man lang ng kaunting flashback at ipinakita nga sa atin kung paano talaga naputol yung kamay niya. Gumagamit nga ng baril si Ben Beckman kaya maring naputol nga ang kamay ni Kidd dahil doon. So kasunod ay dito naman tayo kay Jewel Bonnie. Napaka-OP nga ng tagline niyang Devil Fruit Ability at finally ngayon, kinonfirm na nga ni Oda kung ano ba ang pangalan nito. Tinanong nga kay Oda kung ano ba talaga ang pangalan ng Devil Fruit ni Bonnie. Siguradong naitanong na nga raw ito ng iba sa kanya pero sana sabihin na nga raw ito. So sumagot nga ng oo si Oda at talagang maraming beses na nga raw itong naitanong sa kanya. At napaisip nga raw siya kung talagang hindi niya pa raw na i-reveal ang pangalan nito. Ang pangalan nga raw ng Devil Fruit na yun ay Toshitoshinomi at inaalaw nga raw nito ang user na baguhin freely ang edad at mukhang kailangan niya nga raw banggitin ito sa kwento para don sa mga hindi nagbabasa ng SBS. So ayun, Toshitoshinomi at translated nga ito sa HH Fruit o pwede rin namang Year Year Fruit. Napaka OP tingin ko ng Devil Fruit na to dahil kahit kanino pwede nga itong gamitin ni Jewelry Bonnie. Nakita natin na nakakapag-transform si Bonnie kung saan meron nga siyang malaking katawan at maring dahil nga yun sa meron siyang dugo ng isang buccaneer. Kung sakali din pwede niya nga gamitin ang kapangyarihan niya kay Luffy. 19 pa nga lang ngayon si Luffy at kung sakaling ilagay nga ni Bonnie si Luffy sa 30, siguradong nasa prime nga ito. At recently, nakita din natin yung bagong ataking ginamit ni Bonnie. Tinatawag nga itong Nerd at Experience kung saan nagkakaroon ng hallucination at nai-experience nga ng kalaban yung pagkamatay niya. Kaya imagine na nga lang natin ang magagawa ng Devil Fruit na to kung sakaling ma-awaken nga ito ni Bonnie. So kasunod, doon naman sa pagtawag ni Luffy na bogey kay Bonnie. Bali tinanong nga kay Oda kung bakit ba binago yung pagtawag na bogey ni Luffy kay Bonnie. So ang sagot ni Oda, talagang binago niya nga raw yun. Dahil bago nga raw nangyari yun, narinig ni Luffy ang patungkol sa tatay ni Bonnie na si Kuma kung saan ginawa nga itong cyborg. Na-excite nga si Luffy nung marinig niya yung cyborg pero parang nakonsensya raw ito. Kaya yung pagtawag niyang bogey kay Bonnie, agad nga raw binago ni Oda. At hindi niya na nga raw muli pang gagawin yung pagkakamaling yun. So kasunod, dito naman tayo sa end dream ni Luffy. So bali alam nga natin na nangyari nga ito nung naglalayag sila matapos ang Wano Arc. Tinanong nga kay Oda na nung nagsalita nga raw si Luffy patungkol sa end dream niya, nandun nga lang daw sa malapit at nasa loob ng isang barrel si Caribou. Kaya ang ibig sabihin ba raw nun, narinig ba raw ni Caribou yung pangarap na yun ni Luffy. So ang sagot nga ni Oda, marami nga raw talaga ang nababahala patungkol dun. Pero kung titingnan nga raw yung naunang page, sinabi nga raw yun ang napakalakas ni Luffy. Pero hindi nga raw nun naabot yung loob ng barrel kung nasaan si Caribou. Kaya tanging mga Straw Hat crew nga lang daw ang nakarinig kung ano man yung end dream ni Luffy. So maganda nga ito dahil alam natin na talagang napakarami nang ang alam nitong si Caribou. Alam niya na nga ang patungkol sa dalawang ancient weapon kung saan si Shirahoshi nga ang Poseidon habang ang Pluto naman nasa Wano. Sa ngayon maaaring nasa Egghead Island pa nga rin si Caribou. Nalayas na nga talaga siya ni Zoro sa barko nila pero maaaring naipit pa nga rin siya sa loob ng Egghead Island at hindi pa nga rin ito nakakalabas. Kung sakali naman na kung si Blackbird ang pagsasabihin niya ng patungkol sa mga ancient weapon, maaaring isa nga siya sa mga pakay ng mga ito kung bakit natin nakita ang barko ng Blackbird Pirate sa labas ng Egghead Island. So kasunod nga, patungkol naman sa appearance ni Imsama. Bali tinanong nga kay Oda kung ang tunay na itsura ba ni Imsama, merong pointy mouth. Bali ang sagot nga ni Oda, iiwan niya nga raw muna ang tanong na yan na scene. At meron nga siyang drawing dito kung saan nakaharap nga si Imsama kung saan meron nga siyang pointy mouth. At nagbukha na nga parang
parang isang elepante dyan si Imsama. At yung corona niya nga, ginawang parang matulis na ilong niya. Tinotrol nga tayo dyan ni Oda at siguradong hindi niya pa nga i-reveal sa atin kung ano ba talaga ang totoong itsura ni Imsama. Kasunod, may nagtanong naman kay Oda kung paano naliligo si Dr. Vegapunk dahil sa napakalaking araw ng ulo nito. So ang sagot nga dyan ni Oda, inilulubog nga lang daw ni Dr. Vegapunk sa isang pool yung ulo niya. May laman nga raw itong mga scrubbing fish at sila nga raw ang naglilini sa ulo ni Dr. Vegapunk. At nakadrawing pa nga rito kung paano ba yan ginagawa ni Dr. Vegapunk. Kasunod, patungkol naman kay Hibari. May nagtanong nga na meron nga raw na cute bear stuff toy yung si Hibari sa backpack niya at gusto nga raw nilang malaman ang detalye patungkol dito. So ang sagot nga ni Oda, lucky charm nga raw yun para kay Hibari at iniingatan na nga raw ito simula nung maliit pa siya. Isang beses, nagawa nga raw iligtas ni Kobe si Hibari sa battlefield pero nawala nga raw ang laruan na yon. At ilang araw, nakita na nga lang daw na injured si Kobe pero nasa kamay na nga nito ang bear stop toy ni Hibari. At yun pala, bumalik sa battlefield yung si Kobe para hanapin ang laruan na yon. Dahil doon, talagang umiyak at nagpasalamat ng gusto yung si Hibari at pasikreto niya ang pinangalanan ang laruan na Kobe Senpai. Pero hindi nga raw sigurado ni Oda kung talagang in love ba raw yung si Hibari kay Kobe. So masasabi nga natin na isa itong matinding paghanga ni Hibari para kay Kobe. Iniligtas nga nito ang buhay niya at ibinilik pa ang pinaka-iniingatan niyang stop toy. Pinangalanan niya pa nga itong Kobe Senpai kaya siguradong may gusto nga itong si Hibari kay Kobe. Nakita natin yung reaction ni Hibari sa naging pagkidnap kay Kobe ng Blackbeard Pirates. At nakita nga rin natin na matapos mailigtas si Kobe, talagang niyakap nga agad ito ni Hibari. Kasunod, ang tanong naman kay Oda, bakit nga raw merong mahabang visor ang sombrero ni Prince Grus? So ang sagot nga ni Oda, nung bata pa nga raw yung si Grus, lagi nga raw itong naglalakad ng nakatingin sa baba. At dahil doon, lagi nga raw itong nabubunggo kung saan-saan. Sa pader, sa baka, sa mga tao, at pati na nga rin sa mga pirata. Lagi nga raw itong nasasaktan at dahil doon, ginawa na nga raw ito ng mahabang sombrero ng nanay niya. Kasunod, patungkol naman sa goal ni Kobe bilang Marine. Tanong nga kay Oda, sa volume 1 chapter 7, ang goal nga raw ni Kobe, maging isang commission officer ng mga Marines. Pero ngayon sa chapter 453, ang gusto na nga raw ni Kobe, maging isang admiral. Kaya maaari pa ba raw tumaas ang rango ni Kobe? Dahil sa alam naman natin na isa nga siyang membro ng SWORD at formally submitted na nga ang resignation niya. So ang sagot nga dyan ni Oda ay oo, tataas pa nga raw ang rango ni Kobe. Mukhang parang komplikado nga raw ang explanation patungkol sa mga SWORD. Sinabi ni Aokiji na submitted na ang mga documents na mga ito at pwede na nga alisin sa serbisyo kahit na ano pang oras. Pero ang ibig sabihin nga lang daw nun, nagbigay sila ng resignation pero hindi pa talaga sila tanggal. Kung sakali raw na mahuli ang mga ito at maging hostage, dun nga lang daw tatanggapin ang resignation ng mga ito at sasabihin na hindi na nga ito isang sundalong Marine. So sila naman daw yung may pananagutan kaya lumalaban sila sa paraang gusto nila bilang isang Marine na tinatawag na SWORD. So ayun, kahit na nga isang SWORD si Kobe, siguradong hindi nga yun makakaapekto sa kagustuhan niya na maging isang admiral. Alam natin na lumalaban nga sila sa paraang gusto nila, literal na parang ugali nga ni Garp ang mga SWORD. At alam nga natin na talagang tinatanggihan ni Garp ang promotion na maging isang admiral. At dahil dun, kung sakali, talagang hindi nga imposible na bigyan nga rin ng promotion si Kobe kung sakaling karapat dapat na nga siya. So bali, ayan nga yung mga nasagap natin patungkol sa SBS Volume 107. So kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!